Athena's POV. Kamusta na ang pakiramdam mo? Marahang tanong ni Perseus habang nagsasalin sa plato ng mga dala niyang pagkain. Sumulyap pa muna siya sa akin at simpleng umiti. Ako naman ay nakaupo sa kama habang nakasandal ang likod sa headboard. Ayos naman. Medyo masakit lang yung tama ko sa tagiliran. Saad kong nakangiwi pa dahil sa bahagyang kumirot ito. Nang matapos sa ginagawa ay lumapit si Perseus sa akin. Dala ang mangkok na may laman ng kung ano. Kumain ka muna. Ani ang naupo sa gilid ng kama habang hinahalo ang laman ng mangkok. Bahagya rin niya itong hinihipan dahil mukhang bagong luto pa ito. Aros kaldo to. Nakakain ka na ba nito? Tanong niya nang nakangiti. Tumango naman ako bilang sagot. Good. Kumain ka na. Masarap tong kainin habang mainit. Dagdag pa niya. Mabangong amoy niyon, kung kaya't bigla akong nakaramdam ng gutom. Nakita kong sumandok siya ng kaunti at iniumang ito sa bibig ko. Dahan-dahan ko namang binukang bibig at sinubo ito. Masarap. Saad kong tumangu-tangu pa. Bumakas naman ang kasiyahan sa mukha ni Perseus. Luto niya ba to? Tanong ko sa sarili. Nakita ko kasing tila masayang-masaya siya nang sabihin ko ito. Luto mo ba yan? In fairness, masarap. Papuri ko pa. Subalit umiling lang siya. Dahilan para kumunot ang noo ko. Hindi ako nagluto niyan. Simpleng sagot niya pagkatapos ay muli akong sinubuan niyon. Iniluto yan ni Mama. Umuwi ako kagabi sa bahay at naikwento kung nasa ospital ka. Kaya talagang gumising pa siya ng maaga para ipagluto ka. Si Tita Margaret pa lang nagluto. Ang bait niya talaga. Saad ko sa isipan. Nahihiya ko namang tiningnan si Perseus sa kangumiti. Pakisabi kay Tita Margaret salamat. Masarap talaga siyang magluto. Muli akong sinubuan ni Perseus bago sumagot. Yeah, don't worry. Makakarating kay Mama. Saad niya. Muli pa niya akong sinubuan. Hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. Matapos ay inabot niya ang baso ng orange juice na nakapatong sa lamisitang naroon at inalalayan akong makainom. Thanks, Perseus. Nakangiting pa sa salamat ko rito. You don't have to mention it. Simpleng sagot niya. Tumayo siya at inayos ang mga pinagkainan. Nagtataka ako sa ikinikilos ni Perseus ngayon. Sa totoo lang kasi, ang kanina ko pa nahahalata na kahit nakangiti si Perseus, ay masyado siyang formal kung magsalita. Nasanay kasi ako sa palabirong Perseus, pero hindi ko ito makita ngayon. May problema kaya siya? Pinagmasdan ko pa muna siyang isinisilid ang mga lalagyan sa plastic pagkatapos ay muling humarap sa akin, na bahagyang nakangiti lang. Perseus, may problema ba? Lakas loob na tanong ko. Nakita kong bumuntong hininga siya, bago muling lumapit sa akin at naupo sa gilid ng kama. Nabigla pa ako nang gagapin niya na mahigpit ang kamay ko at pinagmasdan ako ng buong pagsuyo at pag-aalala. I know this is not the right time para sabihin sa'yo to, Athena. But I want you to know. Anay ang tumingin pa sa mga mata ko na puno ng emosyon. Hindi agad ako nakahuma sa sinabi ni Perseus. Bigla rin kumakabog ang dibdib ko at bumilis ang tibok ng puso na para bang malalagutan na ako ng hininga. Pakiramdam ko rin ay tumigil ang paggana ng utak ko, kung kaya't nahihirapan akong iproseso ang sinabing yun ng lalaki. Ano bang sasabihin niya? Tumingin siya sa akin ng buong suyo, sabay halik sa kamay kong mahigpit niyang hawak. Lalo namang nagdulot ang ginawa niyang ito ng pagkalito sa puso't isipan ko. I love you, Athena. Madamdaming saad niya na ikinalaki ng mata ko. Oh my God, what did he say? Piping tanong ko sa isipan, habang maang na nakatingin lang sa kanya. Hey, I know this is sudden, but I just want to tell you what I really feel. Hindi ko alam kung paano o kailan nag-umpisa. Basta namalayan ko na lang. Mahal na pala kita. Sensero at puno ng emosyon pang saad niya sa akin. Nanatili lang akong natitigilan at hindi malaman ang sasabihin, habang hindi nakatingin sa kanya. Halos mabingi rin ako sa malakas na pagkabog ng dibdib ko.
Hindi lang yon. Para rin ako nasa alapaap sa labis na sayang nararamdaman ng mga sandaling yon. Bigla ay nakaramdam ako ng pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Mahal niya ako. Mahal ako ni Perseus. Marahil ay napansin ni Perseus ang pangingilid ng luha ko, kung kaya't mabilis niya akong kinabig palapit sa kanya upang yakapin. I'm sorry kung nabigla kita, Tina. I know wrong timing ako. Pero hindi mo naman kailangang sagutin agad. Maghihintay ako. Puno ng damdaming usal niya pa. Humigpit rin ang yakap niya sa akin. Naginantihan ko naman ang kasing higpit niyon. Tuluyan na rin akong napaluha. Dahil bawat salitang binitawan ni Perseus ay damang-dama ko ang sinseridad. Ngayong alam ko ng mahal ako ni Perseus, ay wala nang dahilan pa para ilihim ko pa sa kanyang tunay na nararamdaman. Hindi ko na rin pipigilan ang sariling nararamdaman, lalo na't ngayon ay sigurado na akong mahal niya ako. Kaya ng mga oras ding yon, ay nagpa siya akong sabihin na rin sa kanya ang tunay kong saloobin. Kumalas ako sa pagkakayakap niya, na ipinagtaka naman nito, saka nagtataka niya akong pinanood, nang punasan kong luha sa mga mata. Matapos na yun ay nakangiti ko siyang hinarap. Huwag kang mag-alala. Mahal din kita. Saad ko. Nakita ko namang bumalatay ang pagkabigla sa mukha niya. At gaya ko rin kanina ay hindi ito makapaniwala habang nakatingin sa akin. What? Mahal mo rin ako? Paniniguro pa niya. Mabilis naman akong tumango sa kama tamis na ngumiti. Sukat nang sinabi kong yun ay muli niya akong niyakap ng napakahigpit. Thank you, Athena. Thank you. Emosyonal pang usal niya. No, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil minahal mo ang taong gaya ko. Naluluhang turan ko sa isipan habang mahigpit siyang yakap. No, umiling-iling pa ako habang naluluha dahil sa labis na sayang nararamdaman. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil all this time, nandito ka sa tabi ko. Salamat kasi minahal mo yung katulad ko. Maagap naman niyang pinunasan ng daliri ang gilid ng mata kong tigmak ng luha. Kasasabi mo lang na mahal mo ko, napaiyak na agad kita. Ani ang matamis na nakangiti habang marahang pinupunasan ng luha ko. Ang OA mo, masaya lang ako. Mas masaya ako. After all these years, akala ko hindi na ako magmamahal muli. Turan niya habang masuyong nakatingin sa akin, na para bang kinakabisado ang bawat detalye ng mukha ko. And voila, you came into my life, at binago mo yung akala ko. Matamis pa siyang ngumiti habang nakahawak sa pisngi ko, at marahang hinahaplos iyon gamit ang hintuturo. Shit, ganito pala kiligin. Wika ko sa isipan, hindi ko kasi mapigilan ng ngumiti ng malapad. Dahil sa mga narinig na pag-amin ni Perseus, napakasarap din niyon sa pandinig. Kinikilig ka, no? Namumula ka eh. Pangaasar niyang nakangisi pa. Tinaasan ko naman siya ng kilay sa kangumuso. Oh, bakit? Masama ba? Gusto ko sana magtaray, pero hindi ko magawa dahil sa labis na sayang lumulukob sa akin. Itinigil niya ang paghaplos sa pisngi ko at inilipat iyon sa buhok ko. Hinalikan pa muna niya ako sa noo at buong suyo akong pinagmasdan. Nope, I love it. You're sinfully beautiful, lalo na kapag nakangiti. Saad niya habang marahang hinahaplos ang buhok ko. Ano raw? Sinfully beautiful? Natawa ako sa sinabi niyang yun. Bakit may sinfully pa? Pauso lang? Tanong kong nakataas pa ang kilay. Sinfully beautiful. Yung kahit marami kang kasalanan sa akin, maganda ka pa rin sa paningin ko. Ani ang biglang sumeryoso. What? Kasalanan? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ayos din. Anong kasalanan na naman? Tanong ko pa. Napansin kong bumuntong hininga siya at pagkatapos ay ginagap na mahigpit ang mga kamay ko. Ito. Itong nangyayari sa'yo, Athena. Bumalatay sa gwapong mukha niya ang matinding pag-aalala pagkasabi niyon. Parang hinaplos naman ang puso ko dahil doon. Bakit 'to nangyayari sa'yo? Simula pa noong makilala kita, parang kakambal mo na ang disgrasya.
Ilang beses ka na bang naospital? Ilang beses ka nang nabaril? Ilang beses ka nang nabugbog? Ilang beses ka nang naaksidente sa pagkakarera mo? Tanong niyang salubong na salubong ang kilay at seryosong seryoso ang muka. Alam kong galit siya. Nararamdaman ko yun. Hindi ko rin naman siya masisisi. Maski ako hindi ko rin alam kung bakit lagi akong napapahamak. Bumuntong hininga ko pagkatapos ay nagbaba ng tingin sa mga kamay naming magkahawak. Di ko naman ginusto yun. Eh sa anong magagawa ko? May gusto sa akin si kamatayan. Lagi akong hinahabol. Pagbibiru ko pa habang nakayuko pa rin at nakatingin sa mga kamay namin. Nagulat ako nang hawakan niya ako sa baba at inangat upang magtama ang aming mga paningin. Nakakailang ang kaseryosuhan na nakikita ko sa mukha niya. Bigla ay nakaramdam ako ng hiya. Alam ko kasing nag-aalala siya. Tapos eto ako, nakuha pang magbiro. I'm damn serious, Athena. Hindi ito oras ng pagbibiro. Halos mamatay na ako sa sobrang pag-aalala sa'yo. Tapos nagagawa mo pang magbiro? Saad niyang walang kangiti-ngiti sa labi. Lihim naman akong napanguso dahil doon. Kasasabi niya lang kanina na mahal niya ako. Tapos nagagalit na agad siya? Ibang klase rin. I'm sorry. Huwag ka nang magalit. Hinging paumanhin ko naman. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Hindi ko kayang magalit sa mahal ko. Saad niyang masuyong ngumiti. Lihim naman akong nagdiwang dahil sa narinig. But I want you to trust me, Athena. Tell me. Ani ang hinawakan pa ako sa magkabilang balikat at iniharap sa kanya. Sabihin mo sa akin kung bakit may pagtatangka sa buhay mo at ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para matulungan ka. All you have to do is trust me, Athena. Pakiusap niya habang matama na nakatingin sa akin. Hindi na ako nagulat nang marinig iyon sa lalaki. Alam ko naman kasi na darating ang pagkakataon na itatanong niya yon. Kahit sino naman kasi ay magtataka kung bakit nga ba nangyayari sa akin ang mga ito. Saglit pa muna ako nag-isip. Alam kong mapagkakatiwalaan si Fertius. Ilang beses na niya akong iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Marahil nga ay baka matulungan niya ako. Sa totoo lang kasi, natatakot na rin ako sa mga nangyayari sa akin. Dahil kung noong una ay pambubugbog lang ang ginagawa nila, ngayon ay gusto na nilang tuluyang patayin ako. Okay, I'll tell you the truth. Panimula ko. Tumango naman siya at ibinaling ang buong atensyon sa akin. Dalawang pinaghihinalaan kung may pakananito sa akin. Una si Cyril Montemayor, ang lalaking sinasabi ng magaling kong ama na fiancé ko. Pag-amin ko na ikinagulat niya. What about Cyril? Clueless na tanong ni Perseus. Sinabihan ko kasi siyang tigilan ng panliligaw sa akin dahil hindi ko siya gusto. Pumayag naman siya pero duda ako doon. Bakit mo nasabi? Bumuntong hininga muna ako, saka nagpatuloy. Iba kasi ang kutob ko sa kanya noong una ko palang siyang makilala. Mapagkunwari ang tingin ko sa kanya. Yun bang tipo na hindi gagawa ng maganda? Hindi ako judgmental. Yun talagang nararamdaman ko sa kanya. Kaya posibleng dahil hindi niya matanggap na tinanggihan siya ng kagaya ko, ay gumaganti ang ungas na yun. Iniisip kong siyang may pakananang lahat. Mayaman siya, maimpluwensya, kaya't hindi imposible na magawa niya ang mga ito. Mahabang paliwanag ko kay Perseus. Nakita kong nanigas ang panga niya at tumigas ang anyo, habang ang mga mata naman niya ay kababakasan ng galit. At sinong pangalawa? Seryosong tanong niya pa. Tumingin muna ako sa kanya at sandaling nag-isip. Marahil ay oras na para aminin ko sa kanya ang nakaraan ko. Isip-isip ko. Pangalawa, ang nakaraan ko. Walang ligoy na si Wallet ko. Nawala ang pagkunot ng noon niya nang marinig ito at napalitan ng pagtataka. Ano ang tungkol sa nakaraan mo? Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago sumagot. Dati akong miyembro ng sindikato. Ang Sindikato de Lagarto Negro, kung tawagin. Pero tumiwalag na ako sa organisasyon 2 years ago. Fertius V.O.V. Hindi ko pa rin mapigilang mabigla ng aminin ni Athena ang totoo sa akin. Hindi nga ako nagkamali na miyembro siya ng sindikato
dahil sa simbolong nakatato sa leeg niya. Napag-alaman ko din kamakailan na ang notorious na sindikato ng Sindikato de Legarto Negro at Black Lizard Syndicate ay iisa lamang. Noong mabuwag ang Sindikato de Legarto Negro sa Spain, ay dito sa Pilipinas muling binuo ng mga Montemayor ang grupo at pinangalanan nilang Black Lizard Syndicate na kung isalin sa wikang Espanyol ay magiging Sindikato de Legarto Negro. At isa pa, ang totoo ay wala pa sana akong balak na umamin kay Athena ng tunay kong nararamdaman. Ang balak ko sana kapag naging matagumpay na ang misyon ay tsaka ako magtatapat. Pero iyon lang ang pagpipilian ko. Ang magtapat ng nararamdaman sa dalaga para makuha ko ng lubusan ang loob niya. Nang sa gayon ay sabihin niya ang lahat ng nalalaman tungkol sa sindikatong kinabibilangan niya. Siya lang kasi ang sagot para mabuwag ng sindikato na yon. Anong iniisip mo? Tanong ko sa dalaga nung mapansin bigla siyang natahimik na para bang kailalim ng iniisip. Bumuntong hininga siya sabay tingin sa kamay naming magkahupong. Umalis ako sa grupong yun nang malaman kong ipinapagawa sa amin. Maya-maya ay wika niya. This is it. Ano bang ipinagagawa nila Athena? Maang natanong ko pa kunwari. Go on. Tell me, Tina. You trust me, right? Tanong ko sa dalaga nang mabasa sa maganda niyang mukha ang pag-aalinlangan. Mabilis naman siyang tumango pagkasabi ko niyon. Kung ganon, sabihin mo sa akin ang mga nalalaman mo sa sindikatong sinasabi mo, Tina. And I'll promise you na hindi kita pababayaan. Pangungumbinse ko pa, tumango naman ang dalaga pagkatapos ay matamang tumingin sa akin. Nung panahon na bago ako masali sa grupo, laman na ako ng kalye. Away dito, bisyo doon, di na ako umuwi sa bahay dahil ayaw kong makita si Papa. Sa kalye ako tumira. Natutuwa kong makipagbasag ulo. Sumama sa iba't ibang barkada. Hanggang sa kailangan kong maghanap ng trabaho para makakain. At dun ko nakilala si Nick. Ani ang huminto saglit at humugot ng malalim na hininga. Sino si Nick? Pasimpleng tanong ko pa. Posible kasing ito ang kanang kamay ng mga Montemayor sa organisasyon na iyon. Si Nicola Melendez. Isang hilaw na Espanyol. Nakilala ko siya dahil itong namumuno sa organisasyon. Nirecruit kasi ako ng barkada ko sa organisasyon na yon dahil naghahanap daw sila ng mga tauhan. Salaysay pa ng dalaga. Napatangu-tangu naman ako habang nakikinig. So ang Nicolay Melendez na tong humahawak sa organisasyon? Siya ba ang humahawak ng organisasyon na sinasabi mo? Paniniyak ko pa. Hindi. Ang sabi niya, mayroon daw kaming pinaka-boss. Nakilala mo ba tong boss na sinasabi mo? Umiling-iling naman si Athena. Hindi na raw namin kailangang malaman pa. Kaya pala hindi niya alam na ang mga Montemayor ang may hawak na yun. Wala siyang alam. Turan ko sa isipan. At anong trabaho ang ibinigay sa'yo? Saka bakit ka umalis? Magkakasunod na tanong ko pa. Humugot ng malalim na hininga si Athena at mataman akong pinagmasdan. Nang matanggap ako sa grupo, ang sabi nila magdadala lang ako ng packages sa mga nightclubs. Kailangan daw kasi nila ng mga bagong muka. Yun bang mukha raw inosente? Kaya nga mabilis akong nakapasok sa grupo. Package? Malamang drugs yun. At anong package naman? Nung una, ang kabilin-bilinan ay wag naming pakikialaman ng package. Basta ang sabi ay dalhin lang namin yun at kunin ang bayad. Ayos na. Pero ipinagtataka ko, di biro ang halaga ng perang ibinabayad sa amin. Kapalit ng simpleng package na yun. Hanggang sa naglakas loob akong pakialaman ang laman ng package. Huminto pa muna sa pagsasalita si Athena, saka nag-aalinlangan tumingin sa akin. Marahil ay iniisip niya kung sasabihin ba ang totoo o hindi. Marahan naman akong tumango sa kanya sa kahinigpitan ng pagkakahawak sa kamay niya. Gusto ko kasing ipadama sa kanya na kahit anong mangyari ay nandito lamang ako sa tabi niya. Tila naman na unawaan ni Athena ang nais kong iparating, kung kaya't nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nalaman kong drugs pala yun. That's why I decided to quit. Inaamin kong kailangan ko ng pera noong mga panahon na yon. Pero hindi ako aabot sa puntong papasukin kong mga gawaing illegal. Hindi ako ganong klase ng tao, Fercius.
Maniwala ka. Anay ang himig pangungumbinsi. Malalim rin ang mga mata niya na tila maiiyak muli. I know, Athena. You don't need to convince me. Saad ko sa kahinaplos ang malambot niyang pisngi gamit ang hinlalaki. Napapikit naman siya nang gawin ko ito. Sabay bukas ng maamo niyang muka. Alam kong bukod sa mabuti kang tao, may mabuti kang puso, Athena. Puno ng sinseridad na dagdag ko pa. Ngumiti naman ang tipid ang dalaga pagkatapos ay ginagap ang kamay kong nakahawak sa pisngi niya. Thank you for believing me, Perseus. Thank you for loving me. I love you. Madamdaming saad niya. Bahagya pang lumamlam ang mga mata niya na tila maiiyak. Sa sinabing yun ni Athena ay kinabig ko siya para yakapin. Na agad rin naman niyang tinugunan. No, ako dapat ang magpasalamat. Thank you for loving and trusting me, babe. I love you too. Masuyong turan ko pa habang hinahagod-hagod ang likod niya. Nangaalo. Ilang sandali pa'y kumalas sa pagkakayakap si Athena at binigyan ako ng magandang ngiti. Napansin ko rin na tila pagod na siya. Nawala rin kasi sa isip kung hindi pa siya magaling at sariwa pa ang sugat niya sa tagiliran. Gusto mo na bang magpahinga, babe? You look tired. Masuyong tanong ko. No, I'm okay. Gusto ko lang sumandal. Sagot niya naman sa malamyos na tinig. Ganun ba? I'm sorry. Napagod yata kita. Hinging paumanhin ko habang inaalalayan siyang sumandal sa mataas na unang nasa likuran niya. Ano naman yung ngiti na yan, Mr. Morgan? Tanong niya na nakataas ang kilay nang makitang malapad akong napangisi. Kapag naging misis na kita, sa ibang bagay kita papagurin. Saad kong ngumisi pa ng husto sabay kindat, sumimangot naman si Athena, pero hindi rin naitago ang pamumula ng muka. Ikaw rin, kapag naging mister na kita sa ibang bagay kita papagurin. Nakangising panggagaya naman na sinabi niya. Talaga? Pwede ko bang malaman kung saan? Ngiting-ngiti ko pang tanong. I'll make you tired. I'll make you moan my name. Anay ang ngumisi pa ng nakakaloko sa akin. Habang ginugulpi kita sa kamanyakan mo. Sikmat niya saka pinukul ako ng masamang tingin. Sadista talaga. Kung sa bagay, mas gusto ko yung sinasadista muna ako bago panunokso ko naman. Pagkatapos ay binasa ang sariling labi gamit ang dila. Lihim rin akong natawa ng muling mamula ang mukha niya dahil sa sinabi ko. Amazingly beautiful. Bago sumunod sa mga ipag-uutos mo, batas ka eh. Takot ko lang sa'yo. Natatawa na dagdag ko pa. Hindi rin mapigilang matawa ni Athena dahil sa sinabi ko. Abnoy ka talaga. Natatawa pang sagot niya. O ano, tuloy pa bang storytelling ko? Sumeryoso si Athena pagkasabi niyon. Ako naman ay ganoon din. Kung kaya mo pa at kung okay lang sa'yo, babe. Simpleng tugon kong nakangiti, pero sa loob-loob ko ay kating-kati na akong malaman ng tungkol doon. Umayos sa pagkakasandal si Athena at saka pinagkrus sa mga braso habang nakatingin sa akin ng mataman. Sinabi ko kay Nick na titiwalag na ako sa grupo. Hindi ko kasi kayang ganoong gawain, pero nagalit siya. Sinabi niyang hanggat nasa leeg ko ang tattoo na sumisimbolo sa organisasyon, ay pag-aari nila ako. At sa oras na tumiwalag ako, buhay ko ang kapalit. Huminto siya sa pagsasalita. Saka bumalatay ang galit sa mukha niya. Marahil ay biglang nanariwa sa kanyang lahat habang nagsasalaysay. Pero hindi ako natakot. Itinuloy ko ang pagkalas. Ngunit sa loob ng 2 taon, ipinagtaka kong hindi nila ako ginalaw. Munti ko pa ngang makalimutan ang tungkol sa mga demonyo na yun. Ngayon ko lang napagtanto na marahil ay sila ang may kagagawa ng mga nangyayari sa akin ngayon. Mahabang paliwanag pa ni Athena, saka humugot ng malalim na buntong hininga pagkuwan. Tumangu-tangu ako sa mga sinabi niya. Kung ganoon, tama nga ang report na natanggap namin na ang tattoo na katulad kay Athena ang sumisimbolo sa bawat member ng organisasyon. Handa ka bang magsalita kung kinakailangan, babe? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin na bakas ang pag-aalinlangan sa mga mata. Dahil doon ay kinuha ko ang 2 niyang kamay at ipinagsalikop ang mga palad namin. Huwag kang matakot, babe. Hindi kita pababayaan.
Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo, okay? Paniniguro ko. Tumango naman siya at bahagyang ngumiti. Salamat, Precious. I love you, Tina. You don't have to worry, okay? I'm here for you. Hindi kita pababayaan. Sinserong saad ko sa kanya.